Welcome sa isa na namang kaalaman video ng Pinoy Supra TV! Sa video nito, pag-uusapan natin ang mga pinaka-astig na mga tangkeng pandigma sa buong mundo. Sino nga ba ang karapat-dapat na sabihing ang bumangga giba? Alamin natin yan, pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para alam mo agad pag meron na tayong bagong upload. Maraming salamat mga Supa Pinoy! Sa usapan ng mga tangke de gyera, napapatalon ka agad tayo sa tanong na sino o anong bansa ang merong pinakamalakas na tangke. Base sa pagsasaliksik ng Military TV, ito ang 10 sa pinaka-the best na tangke sa buong mundo. Number 10, ang T-90 ng Russia. Ang T-90 ay nag-iisang tangke na pinuproduce ngayon ng Russia. Hindi ito ganun kasopistikado tulad ng sa mga Western countries, pero hindi nga ito magastos buuhin. So far sa ngayon, ang T-90 ay ang pinaka-successful na tangke sa pandaigdigang merkado. Mas maliit ang T-90 kumpara sa ibang tangke, kaya mas mahirap itong patamaan. Ang main weakness ng tangking ito ay ang lalagyan niya ng bala. Matatagpuan ito sa main compartment kung saan namamalagi ang mga crew. Kung ito ay napatamaan, sasabog ang mga bala pati na rin ang mga crew. Although hindi ganun ka-accurate ang T-90, sapat naman ang firepower nito noong 1990s. Pero ngayong outdated na nga ang teknolohiyang ginagamit ng T-90 kumpara sa mga modernong tangke. Kahit outdated, maraming bansa ang bumibili nito dahil sa murang presyo. Sa ngayon, may 700 T-90s ang Russia, 305 ang Algeria, 20 sa Azerbaijan, 620 sa India, 40 sa Turkmenistan at 50 sa Venezuela. Number 9, ang Oplot M ng Ukraine. Noong nabuwag ang Soviet Union, nagpatuloy na gumawa ng mga tangke ang Ukraine. Ang latest version ng kanilang tangke ay ang Oplot M. Makabago ang armor nito, may automatic loading system ng mga bala, pero tulad ng T-90, nasa main compartment din nakalagay ang mga bala nito. Aabot sa 5 kilometro ang range ng Oplot M at may night vision pa. Dahil sa limitadong budget, kukunti pa lang naproproduce na Oplot M ng Ukraine. Number 8, ang Leclerc ng France. Simulang ginamit ng France ang Leclerc noong pang 1992. Epektibo ang naging disenyo ng tangking ito at naging modelo sa iba't ibang mga tangke. May advanced armor ito pero hindi ganun katigas tulad ng mga susunod na tangke. May karga itong 120mm na baril na meron ding automatic loading system. Mataas ang accuracy level ng Leclerc at mabilis nito dahil sa kanyang 1,500 horsepower na makina. Sa ngayon, may 406 Leclerc ang France at may 388 naman ang United Arab Emirates. Number 7, ang Type 90 ng Japan. Isang Mitsubishi sa mga bumuo ng Type 90 ng Japan. Marami itong pagkakatulad sa Leopard 2 ng Germany. Simulang ginamit ito ng Japan noong 1989 para sa kanilang ground self-defense. At nagproduce sila ng maraming Type 90 noong 1992. Sa panahong ito, kinukonsiderang pinaka-advance ang tangking ito. Dahil magasto sa paggawa ng Type 90, 340 units lamang nabuo ng Japan. Isa sa unique feature ng tangking ito ay ang kanyang hydro-pneumatic suspension na malaking tulong sa pagmaniobra ng tangke. Dahil hindi nga ganun katigas ang armor nito, ang main purpose ng tangking ito ay pagsuporta sa mga ground forces lamang. Number 6, Merkaba Mark IV ng Israel.
Ito ang latest battle tank ng Israel at kinukonsiderang isa sa mga may pinakamatigas na armor sa buong mundo. Nasa harap din ang makina nito para bigyan ng karagdagang proteksyon ang mga crew. Sikat ang Trophy Active Protection System nito panglaban sa iba't ibang mga tangke at pati na rin sa mga air launch guided missiles. Kaya nga lang dahil sa matinding depensa, mabigat ang Merkaba Mark IV. Kaya mas mahina rin itong tumakbo kaysa ibang mga tangke. Kasalukuyang may 360 Mark IVs ang Israel at ginagawa pa ang dagdag na 300 units. Number 5, Armata ng Russia. Ang Armata isa sa mga makabagong tangke na gustong i-reproduce ng Russia. Papalitan nito ang mga T-90s na kasalukuyang gamit nila, mas malaki at kahit classified ang specs nito sa ngayon, inaasahan na mas matigas din ang depensa nito. Ito ang kauna-unahang tangke na may automatic aiming system at hindi na kailangan ng crew sa turret. May mas efficient diesel engine ang tangking ito para sa mas mabilis na pagmaniobra. Dahil sa balak ng Russia na mag-produce ng ganitong klaseng mga tangke, napilitan ng mga Western countries na bumuo rin ng kanilang mga upgrades. Number 4, Challenger 2 ng UK. Napakataas ng level of protection ng tangking ito. Siguro mas matindi pa kaysa Merkaba ng Israel. Napaka-accurate din ng baril nito na abot ang range sa sobra 5 kilometro. Dahil dyan may hawak ito ng record na may pinakamaraming tangkeng sinira sa laban. Although hindi ito ganun kabilis, napaka-reliable naman ng makina nito. Kasalukuyang may 386 na Challenger 2 ang UK at may 38 din ang Oman. Number 3, ang M1A2 SAP ng Amerika. Pamalit ito sa legendary M1A2 Abrams ng Amerika. Tulad ng inaasahan, napakatindi ng armor ng tangking ito at isa sa mga pinaka-high-tech na mga tangke sa buong mundo. Kaya nitong depensahan ang sarili sa kahit anumang mga anti-tank weapons. Siguro ang weakness lang nito ay ang kanyang accuracy level kumpara sa top 2 ng mga tangke. Magastos din itong patakbuhin, pero syempre isa ito sa mga kinakakatakutang tangke sa buong mundo. May at least 900 SAP ang Amerika sa ngayon. Number 2, K2 Black Panther ng South Korea. Isa sa mga pinaka-advanced na battle tank sa buong mundo, lamang na lamang ito sa mga rivals na gawa ng China at North Korea. Ang K2 ay ang pinakamahal na tangke sa ngayon. May sobra 100 mga K2 Black Panthers ang South Korea. May composite armor din ito tulad ng Amerika na kaya daw depensahan ang sarili sa kahit anumang 120mm na baril. Matindi rin ang accuracy ng tangking ito. May diesel engine, hydropneumatic suspension, mabilis at magaan. Pero syempre mas matindi itong number 1. Ang Leopard 2A7 Plus nang walang iba kundi galing sa Germany. Ito ay isang upgrade ng Leopard 2 design na may mas matinding armor at electronics. Matindi ang halos lahat ng specs nito: armor, accuracy, advanced fire control system at range. Sa maraming international friendly tank challenge competitions, laging nananalo ang Leopard 2. Lagi nitong nalalamangan ang SAP ng Amerika, Challenger 2 ng mga Briton, Leclerc ng France at marami pang mga advanced na tangke. Umaasa ang Germany na makabuo ng 150 Leopard 2, umorder din ng 62 units ang Qatar at mahigit 200 ang Saudi Arabia. Oh, mga Noy Peace! Sa tingin mo, anong tangke ang pinakaastig? Post your comments below, like and share this video, huwag kalimutang mag-subscribe, click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa isa na namang kaalaman video ng Pinoy Super TV. Maraming salamat sa panunood at hopefully marami kang natutunan.